Amen. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli, narito po tayo sa ating morning devotion. Salamat po sa Panginoon at tayo ay muli. Nabigyan po ng Panginoon ang pagkakataon na tayo ay magpagbahagi ng mabuting balita ng Panginoong Jesus. Hallelujah sa umagang ito. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna umawit sa ating Panginoon. Pawitin po natin yung dakilang katapatan. Mga kapatid, kung alam niyo po yung awitin, inaanyayahan ko po kayo na sumabay sa ating pagkupuri sa ating Panginoon. Dakilang katapatan. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Ay buti ng ating Panginoon. Magtatapat. Tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na lang. Praise you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Pagsinag ng itong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Bigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin. Sa puso ko't damdamin. At ang bagat niya'y aking pupuhin. Nakila ka. Thank you, Jesus. Nakila ka, O Diyos. Tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila mo, Panginoon. Hallelujah. Wala may kukumpara, Panginoon, ang inyong kadakilaan, katapatan sa amin ng inyong mga anak, Panginoon. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang inyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, Panginoon, ang inyong katapatan ay nananatili na sa aming mga anak niyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Marami na kayong pinatunayan. Marami na kayong ipinakita sa amin na inyong mga anak, sa amin na inyong mga lingkod, Panginoon, na kayo dakila at mabuti sa lahat ng bagay, Panginoon. Simula pa nun sa aming lahi, Panginoon. Hallelujah. Sa ugat ng aming lahi, naroon na ang inyong katapatan hanggang sa mga panahon ito, Panginoon. Panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa bawat umaga, ipinatutunayan niyo po sa amin na inyong mga anak na kayo ay patuloy na nanatiling tapat sa bawat sa amin. Hallelujah. Katibayan, Panginoon, katunayan na sa tuwing umaga ay kami ay nagigising, kami may panibagong lakas, Panginoon, kami ay nakapaglilingkod pa sa inyo, Panginoon, sa mundong ito. Dahilan, Panginoon, sa nananatili ang inyong katapatan
sa bawat sa amin, magmula pa sa ugat ng aming lahi hanggang sa mga panahong ito. Ang inyong katapatan ay nanatili, kaya ikipatuloy na magiging dakila, patuloy na magiging tanyag, Panginoon. Ang inyong pangalan, O Diyos, sa amin na inyong mga anak, sa amin na inyong mga lingkod, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang umagang ito, pagpalain niyo po ang bawat isa ng mga kapatid na makakasama po namin, nasan man sila ng sulok ng mundo, Panginoon, ay pagpalain niyo, samahan, ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang kalalagayan, hayaan niyo nga po, dakilang Ama, na abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Hayaan niyo nga po, O Diyos, na sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, ay kami, O Diyos, ay makaranas, Panginoon, ng inyong pagkilos, ng inyong paggawa sa aming buhay, at masasabi namin, Panginoon, na kayo ay dakila at tapat mula po sa aming ugat ng aming lahi hanggang sa mga panahong ito, aming Ama. Maraming po salamat, pinupuri namin kayo, pinapasalamat at pinadakila. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa lahat po ng anak ng Diyos na magsabi ng Amen at Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay dakila. Amen. So salamat sa Panginoon. Muli, nandito po tayo sa The Road of Faith Abu Dhabi, United Arab Emirates. Salamat po sa katapatan ng Panginoon na muli po tayo ay makatayo at magamit po ng Panginoon ngayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. At tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Pakipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Genesis o sa aklat ng Genesis. Amen? O Genesis sa English. Chapter 19, verse 12. Verse 12 hanggang sa sumusunod. Hanggang 29. Yan. Sa Genesis o Genesis sa English, chapter 19, verse 12 hanggang 29. Hallelujah. Pinaalis si Lot sa Sodom. Hallelujah. Verse 12, sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Dahil lilipulin namin ang lungsod na ito, narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya, ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya, pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila ay nagbibiro lang si Lot. Verse 15, nang magbubukan liway-liway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka mamatay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero naawa ang Panginoon sa kanila. Hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon, uihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok na bundok para hindi kayo mamatay. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag ninyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan ninyo po ako at ipinakita ang kabutihan ninyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok, baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Verse 20, nakita ninyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko iyon dahil malapit lang. Maari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayang iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala akong gagawing hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Soor
dahil maliit ang bayang iyon. Doon muna po tayo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Ngayon, mga kapatid, ipinapakita po ng Diyos sa atin na sa kabila ng may mga sitwasyon tayo in our surrounding ay hindi maganda, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng mga ungodly humankind on our surrounding, ay pinapakita ng Panginoon kapag tayo ay nananatiling tapat sa Panginoon, sa kabila ng mga nasa paligid natin ay hindi nagiging tapat sa Panginoon, tayo ay ililigtas ng Panginoon sa kaparusahan ng bayan na iyon. Amen? Katulad po ng pamilya ni Lot. Amen? Katulad po ng pamilya ni Lot ay nakita po ng Panginoon yung kagandahang loob ni Lot. Amen? Paano pong nakita ng Panginoon yung kagandahang loob ni Lot? Amen? Nung may pinapunta po ang Panginoon na anghel, amen, doon sa Sodoma at Gomora, na kaya pupunta doon yung anghel ng Diyos ay para tingnan yung location o yung bayan na yon kung talaga bang walang nananampalataya, kung wala ba talagang mabuting tao sa bayan na yon. Kasi nga ang report nga doon ay napakasama, hindi sila sumasamba sa Diyos, hindi sila naniniwala, hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabihin na natin na ang godly people, yung mga halos na naroon. Kaya ngayon, inutusan ng Panginoon yung mga anghel na dumako sa Sodoma at Gomora. At alam nyo, nung makita sila ni Lot, si Lot ang nakakita sa kanila ay yumukod si Lot sa mga anghel. Yumukod sila, si Lot, bilang paggalang lang. Amen? Hindi po sinasamba ang anghel, ano po mga kapatid? Pero yung paggalang ay naroon. Iba po kasi yung pagsamba sa paggalang. Amen? Yung paggalang ay nagbibigay tayo ng respeto to each other. Yung pagsamba, yun ay ibinibigay lamang doon sa karapat-dapat na sambahin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba mga kapatid? At yun po yung istorya mga kapatid. At alam nyo mga kapatid, itong si Abraham ay nakipag-ano pa sa Panginoon, nakipag-deal pa dahil sa bayan ng Sodoma at Gomora. 6 na beses nakipagtawaran ito si Abraham sa Panginoon. Ang sabi ni Abraham doon sa chapter 18. Amen. Verse 24. Genesis chapter 18 verse 24. Sabi ni Abraham, kung mayroon po kayong 50 o ano ba to sa Tagalog? 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin ninyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi nyo po ba kakahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po kapanipaniwalang lilipulin ninyo ang mga matuwid na kasama ng mga makasalanan. Ngayon, yun yung unang pakikipagkasundo ni Abraham sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, kung mayroon pong maniwala at sumamba sa inyo, sumunod sa inyo ng nasa bilang na 50 tao, lilipulin, pupurin ba ninyo? Ang sabi ni Abraham, hindi ako naniniwala sa inyo, Panginoon, na lilipulin nyo ang bayan na yan at may isama nyo ang mga matuwid. Ang sabi ng Panginoon, sige kung mayroon. Hanggang sa nakipagtawaran, hanggang naging 45, hanggang naging 30, hanggang naging 20, hanggang naging 10 na lang. Huling-huling tawad. Ika nga, huling-huling tawad na nasa chapter 18 verse 32. 10 na lang kung ang nakita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod. Sabi ni Abraham, kung 10 na lang po yung nakita nyo doon na matuwid, lilipulin pa po ba rin ninyo ang bayan na yon? Sabi ng Panginoon, hindi ko nalilipulin. Amen? Pero walang nasumpungan na 10 eh. Ilan yung nasumpungan? Yung pamilya ni Lot. Amen? Yung pamilya ni Lot, isang asawa ni Lot, 2 anak, so 4 lang sila. Amen? Ay ang usapan kasi is 10. Hallelujah.
Dahil sa, alam nyo, dahil sa kasamaan ng Sodoma at Gomora, mga kapatid, ungodly humankind nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung almost na nandoon, ibig sabihin, talagang puro kasamaan yung ginagawa nila. Hallelujah. At nagkaroon ng hangganan ang Panginoon, ang Father God, sa bayan ng Sodoma at Gomora. Kaya nga po, talagang ang Panginoon ay nagpaulan ng sopre. Hallelujah, sa bayan na ito at ginunaw nga ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy o asopre. At alam nyo, bago ginunaw ng Diyos ang bayan ng Sodoma at Gomora, ay mayroong naligtas na isang pamilya. Ang pamilya ni Lot, ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak. At sabi pa nga ng Panginoon, sabihan mo din yung mga yung magiging manugang mo. Sinabihan ni Lot yung mga magiging manugang. Akala nagbibiro lang. Hindi, sumama. Siguro, akala ay nagpapatawa lang si Lot. Eh, hindi, sumama. Itong magiging manugang ni Lot, ay akala nagpapatawa, naiwan tuloy. Hallelujah. At alam nyo, kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pangako, gagawin po ng Panginoon, mga kapatid. Anong sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 5? I never leave you nor forsake you. Hindi na tayo iwanan ni pababayaan man ang ating Panginoon, mga kapatid. Given na yun, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, sa mga sumusunod, sa mga lingkod ng Panginoon. Given na yun na gagawin ng Panginoon na always He is care for us. He is always protect us. Amen? He is always guide us. In any situation, in any circumstances ng ating buhay, mga kapatid, ang Diyos ay, hallelujah, mananatiling, patuloy, na nag-iingat, at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Hallelujah. At ayun nga, nagbigay ang Panginoon ng instruction dito sa pamilya ni Lot, mga kapatid. Ito mga kapatid ay mahalagang bagay yung pagbibigay ng Panginoon ng instruction. Kasi kapag ka hindi tayo sumunod doon sa instruction ng Panginoon, nakalimutan nating sumunod sa instruction ng Panginoon, pwede tayong mapahamak. Amen. Katulad ng asawa ni Lot, napahamak po siya, naging haliging asin siya. Bakit? Kasi nga hindi siya sumunod sa bili ng Panginoon. Ano bang bili ng Panginoon? Ang sabi rito sa verse 17, nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa saan dito sa kapatagan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Amen? Ang sabi ng Panginoon, kapag ka tumatakbo kayo, huwag kayong lilingon. Tumakbo lang kayo. Ano ang makikita natin o unang principle dito na makikita natin sa pagibigay ng Panginoon ng instruction? God, He want us to be focused with Him. Amen? God, He want us to be focused with Him. Hallelujah. Ang kinakailangan po ng Diyos ay tayo ay makapag-focus sa Diyos. Kapag ang Panginoon ay nagbigay ng instruction, na sabi ng Panginoon, na una, sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Tumakbo kayo at huwag kayong lilingon. Amen? Habang tumatakbo daw yung pamilya ni Lot, ang sabi ng Diyos ay huwag lilingon. Itong pamilya ni Lot, asawa at saka yung dalawang anak, tuloy-tuloy lang ang pagtakbo hanggang makapunta roon sa bayan ng Soor. Kasi nga, nakiusap siya sa Diyos na Panginoon, hindi ko na kaya pumunta dyan sa bundok na yan, napakalayo. Baka abutan na kami ng sakuna, ang sabi nga ni Lot. Ang sabi niya, Panginoon, kung papayag kayo, may maliit na bayan dun, oh. So, ang kaya tinawag siyang maliit na bayan ay tawag dito dahil sa maliit yung lungsod o maliit yung lugar. Kaya tinawag siyang Soor, ibig sabihin ay maliit na bayan. At sabi ng Panginoon, sige, tumakbo kayo doon at hanggat di kayo nakakapunta roon ay hindi ko gagawin ang sakuna sa Sodoma at Gomora. Ayun, habang lumalakad nga mga kapatid, sa buhay natin bilang tayo ay mga lingkod ng Panginoon,
mga bagong nakakilala sa Diyos, mga kapatid. Sa mundong ito ay hindi madali ang pakikipagbaka. Amen? Hallelujah. Sa mundong ito, ang pakikipagbaka natin ay hindi palakasan ng katawan, hindi patalinuhan, kundi ang labanan sa mundong ito, mga kapatid, ay true spirit. Amen? Our battle is true spirit, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kinakailangan, we need us to be always on His presence, mga kapatid. Kinakailangan palagi tayong nadoon sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Bakit? Kasi kapag ka tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kaalaman, full wisdom, in knowledge, kung anong gagawin doon sa may sitwasyon, sa sitwasyon natin na kinakaharap. Katulad ni Haring Jehoshaphat. Amen. Anong ginawa po ni Haring Jehoshaphat? King Jehoshaphat, he is come to his presence o sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Tumakbo si Haring Jehoshaphat sa presensya ng ating Panginoon. Bakit? Dahil alam po niya na doon siya makasusumpong, amen? Doon siya makasusumpong ng pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. Sa kanilang sitwasyon na yon, mga kapatid. Hallelujah. Alam niya na doon kakatagpuin siya ng Panginoon sa presensya ng ating Panginoon sa 2 Chronicles chapter 20. Amen. Hanggang sa sumusunod. Hallelujah. Ay nandoon yung kwento ng kay Haring Jehoshaphat. Ang nangyari sa kanya ay tumakbo siya sa presensya ng Panginoon. Amen. Bakit nagawa niya tumakbo sa presensya ng ating Panginoon? Because King Jehoshaphat, he is focusing to our Lord. He is focusing to his doing o yung magagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Nakapokus po si Haring Jehoshaphat doon na alam niya na kapag siya'y tumakbo sa presensya ng ating Panginoon, magkakaroon siya ng sapat na kaalaman kung ano ang gagawin niya doon sa sitwasyon na hindi na nila kaya. Amen? Yun ang unang principle na binibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay we need to focus with Him. Amen? Habang tayo lumalakad as we walking, hallelujah, as we walking in this earth, sa mundong ito, habang tayo lumalakad ay we need to be focused with Him. Amen? Kinakailangan tayo ay nakapokus lang sa Panginoon habang tayo tumatakbo, habang tayo humahakbang. Hallelujah, habang tayo patuloy na nagpapatuloy sa kabila ng ating mga sitwasyon, minsan ay mahirap, minsan ay maraming mga problema at pagsubok, pero mahalaga, tayo ay nananatili. Hallelujah, nananatili tayo na nagpapatuloy at tayo ay nakapokus sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Anong nangyari? Nung hindi nakapokus yung asawa ni Lot, mga kapatid, yung asawa ni Lot dito, makikita natin, he is not focusing. Amen? Yung asawa ni Lot dito ay hindi po nakapokus sa Panginoon. Bakit? Kasi nga yung asawa ni Lot ay tumingin sa likuran. Ano ang sabi ng Panginoon? Ito po, mahalaga po yung instruction ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Ang sabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto saan man daw sa kapatagan. Dahil ang gusto ng Panginoon ay we need us to be continue up to the finishing area. Amen po ba? Yun ang nais ng Panginoon eh, na tayo magpatuloy. Hallelujah, lalo na yung mga bago nakakilala sa Panginoon. Brother and sister, I encourage you. Hallelujah, na anuman ang mga problema at pagsubok na kinakaharap natin sa mga panahong ito. Hallelujah, na akala natin ay wala nang katapusan. What we need to do is to continue up to the finishing line na binigay sa atin ng Panginoon. Saan yung finish line ng pamilya ni Lot? Doon sa bayan na hiningi ni Lot sa Panginoon, yung Soor o yung maliit na bayan. Ang una kasing instruction ng Panginoon doon sa bundok. Kaya lang sabi ni Lot, eh Panginoon, malayo yun eh. Kasi malayo yun. And then, tawag dito, sabi ni Lot ay,
kapag kayo doon kami pumunta, Panginoon, baka naabutan na kami ng sakuna. Kaya sabi na ni Lot, naka-request siya sa Panginoon, baka pwede po kami doon sa maliit na bayan na yun, o Soor, kung tawagin ngayon Soor, o maliit na bayan, doon na lang po kami. Pumayag naman ang Panginoon. Hallelujah. At alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay, tayo ay pwede mag-request sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Lot. Kasi ang tinitingnan sa atin ng Panginoon ay yung puso natin. Amen? Kung paano ang pagtingin ng Panginoon sa puso ni David, nung pinili ng Panginoon si David bilang susunod na hari ng Israel, doon nakatingin ang Panginoon sa puso ni David eh. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Samuel, kasi si Samuel po ay inutusan ng Panginoon papunta doon sa pamilya ni Jesse. Kasi yung pong pamilya ni Jesse, hallelujah, anak po ni Jesse si David. Amen. Now, inutusan ng Panginoon si Prophet Samuel na pumunta doon sa pamilya ni Jesse. At sabi nga ng Panginoon, nandoon yung pinili ko na susunod na hari. Kasi nga, itinakwil na ng Panginoon si Saul, si Haring Saul, nung pagkakataon na yun. At nung ipinakita na ni Jesse lahat ng kanyang mga anak, except sa isa, kay David na nasa bundok at siya ho'y nagpapastor ng tupa, ay ang sabi niya, nung unang ipakita yung anak ni Jesse, ang sabi ni Samuel, ito na yata yung pinili ng Panginoon ah. Kasi nakita niya na magandang pangatawan, matikas, pwede sa labanan. Yun ang kanyang kaisipan. Pero ang sabi ng Panginoon, I'm not looking on outward appearance. I'm looking on inside appearance or in your inside appearance. Ang Panginoon daw po mga kapatid ay hindi tumitingin doon sa panlabas ng mga kaanyuan. Kundi ang Diyos ay tumitingin sa bawat puso ng bawat isa. Katulad ng nakita ng Panginoon dito sa puso ni Lot, mga kapatid. Ganun po yung naging puso dito ni Lot. Yung pong pagsunod sa Panginoon. Doon po nakatingin ang Diyos sa puso ni Lot. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, nung walang napili ang Panginoon doon sa pamilya, sa anak ni Jesse na nandoon, ang sabi ng ni Samuel kay Jesse, wala ka na bang anak na natitira? Sabi niya mayroon pa pong isa nandoon sa bukid. Nagpapastol ng tupa. Sabi niya, ipatawag mo 'yon, hindi tayo uupo at kakain hangga't hindi siya dumarating. Nung pagdating ni King David o ni David nung pagkakataon na 'yon, hindi pa siya hari. Eh. Batang-bata pa po si David nung itinalaga ng Panginoon. Amen. At nung pagdating ni David doon sa lugar nila ng pinagtipunan nina Jesse, yung pamilya ni Jesse at saka ni Samuel, ay sinabi ng Panginoon, siya ang aking pinili. He is the one to be appointed, amen, as a king of Israel. Ang sabi ng Panginoon, langisan mo na siya. Nilangisan po ni Prophet Samuel itong si David nung pagkakataon na yun, mga kapatid. At bakit tayo napupunta kay David, mga kapatid? Dahil nga doon sa ang Diyos ay tumitingin sa loob, sa puso ng bawat isa. Hindi po tumitingin ang Panginoon ay sa panlabas. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ganun po ang pagpili ng Panginoon. Ganun din po nakita ng Diyos dito sa pagtanggap ni Lot sa mga anghel ng Panginoon doon sa bayan ng Sodoma at Gomora. At ayun nga po, mga kapatid, nagbigay ang Diyos ang instruction nga po sa pamilya ni Lot. Ulitin ko, ang sabi ng Panginoon, tumakbo kayo. Amen. Tumakbo kayo at huwag kayong lilingon, uwihin to sa alinman doon sa kapatagan. Now, ang principle doon, yung binanggit ko po kanina, just allowed me to repeat, na ang sabi doon is, we need to be focused with Him. Amen? Kinakailangan mga kapatid tayo nakapokus sa Panginoon. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2? Look unto Jesus, the author and the finisher of our perfecter. Amen? Palagi daw pong tumingin tayo sa Panginoon dahil siya po ang pinagmumula ng ating pananampalataya. Amen? Look unto Jesus and the author and the finisher of our perfecter. Amen? Palagi daw pong titingin tayo sa Panginoong Jesus dahil siya ang pinagmumula ng ating pananampalataya. Magagawa lang po pala natin mga kapatid,
Hallelujah. Brother and sister, lalo na doon sa mga bago pa nakakakilala na mga nanonood, hallelujah, ng live na ito, o doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid, nais ho tayo ng Diyos na tulungan sa lahat ng pagkakataon. At ang nangyari, yung mga unbeliever doon sa Sodoma at Gomorrah, kasi pag tinawag pong unbeliever, ibig sabihin, mga hindi naniniwala sa Panginoon. Walang Diyos sa buhay. Amen? Dahil yung kanilang ginawang kasamaan ay sukdula na. Sumasamba sila sa mga idolatry, lahat na ng kasamaan ginagawa po nitong bayan ng Sodoma at Gomorrah. Kaya ganun na lamang po ang naging desisyon ng Diyos sa kanila. At kahit nga po si Abraham ay nakipagtawaran sa Panginoon. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, kung may 50 na maniniwala, gugunawin niyo po ba? Sabi ng Panginoon, hindi na. Eh kung may 45, Panginoon, na tao na nanampalataya doon, gugunawin, hindi na. Hanggang sa naging 30, naging 20, naging 10 na mga nanampalataya, hanggang sa walang nanampalataya na 10. Except doon sa pamilya ni Lot. Si Lot, ang asawa niya at yung dalawang anak. Amen. Tuloy po natin. Sa verse 19, kinahabagan ninyo po ako at ipinakita ang kabutihan ninyo sa akin sa paglipas ninyo, sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Sabi ni Lot, ito sinasabi niya sa Panginoon. Pero napakalayo po ng bundok. Ito po sinasabi ko sa inyo kanina. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago marating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po ba doon lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon. Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayang iyon, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, dahil sa nandoon yung puso ni Lot, amen, sa paglilingkod sa Panginoon, kapag pala ganun yung buhay ng mga Kristiyano, na we are focusing with Him, at the same time kapag tayo nakapokus sa Kanya, ay tayo nakatingin sa Panginoon, dahil siya pinagmumulan ng ating pananampalataya, Hebrews chapter 12 verse 2, ay habang tayo lumalakad, tumatakbo, hallelujah, bilang mga anak ng Diyos sa mundong ito, ay pwede pala tayo mga kapatid na mag-request sa Panginoon. Biruin mo, the favor of God is always with us. Amen? Sabihin niyo po sa inyo mga katabi, the favor of God is always with us. Amen? Hallelujah. Yung pabor ho ng Panginoon ay palaging nasa atin mga kapatid. Bakit? Because we are, amen? We are the Son of God. Tayo po'y anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Maliit lang po yung S, ha? Yung malaki po is si Jesus Christ yun. Maliit lang po tayo. Amen? Tayo po'y anak ng Diyos, mga kapatid. We are the Son of God. Amen? Tayo po'y anak ng Panginoon. Kaya, the favor of God is always with us. Like a Lot. Amen? Na siya po ay ang favor ng Panginoon nandun. Pinayagan sa ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, munta kayo sa bayan na yon. Sa 23, nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Soor. Yun, nakarating na sina Lot doon sa Soor, sa maliit na bayan. Nakasikat na daw ang araw. Biglang pinaulan ng Panginoon nang naglalagablab na asopre ang Sodom at Gomora. Amen? Sodom pala yun. Sodom. O sa ibang salin ay Sodoma. Sodom at Gomora. Nung makarating doon, dahil yun ang pangako ng Panginoon eh, hanggat si Lot ay hindi nakararating doon sa bayan ng Soor, doon sa maliit na bayan, na inirequest ni Lot na doon na lamang sila, sabi ng Panginoon, sige, hindi ko gugunawin yun. Ay, nung makarating sila doon, ay nag-umpisa na pinaulan ng Panginoon ng asopre. Amen? Doon sa bayan ng Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod. Ang unang lungsod ay Sodoma at Gomora. Tapos, at ang kapatagan, at ang buong kapatagan, namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Amen? Lahat na nang na nabubuhay doon. Lahat po'y namatay. Bakit? Kasi nga, pinaulan ng Panginoon ng asopre. Ano po ba yung asopre? Hallelujah. Yung asopre po'y kumukulong, ano yan? Kumukulong apoy. Pag nga tayo nagluluto ng ano, ng may mantika, like for example, nagpiprito ka, natamaan ka lang sa kamay, ouch! Sakit naman.
How much more yung naglalagablab nga na asopre? Pa, parang ano siya mga kapatid, yung galing sa ilalim ng vulkan. Ayan, ha, di ba? Yung as a lava. So parang ganun yung asopre as a lava, tapos umulan nga doon sa bayan ng ano, sa bayan ng Sodom o Sodoma at saka Gomora. Lahat na nang doon at saka yung buong kapatagan doon sa bayan na yon, dalawang bayan na yon. Lahat ng tao, mga hayop, mga halaman, patay. Amen. Yun ang nangyari. At sa verse 21, sumagot ang Panginoon, verse 26. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Amen, mga kapatid. Take note, mga kapatid. Hallelujah. Take note, mga kapatid. Yung pong asawa ni Lot ay yung asawa po ni Lot ay hindi nakapokus. Amen. Hindi po siya nakapokus sa Panginoon nung ang Diyos ay nagbigay ng instruction sa Diyos, mga kapatid. Ang Panginoon ay nagbigay ng instruction sa pamilya ni Lot. Hindi po talaga nakapokus yung asawa ni Lot. Kaya mga kapatid, kapag hindi tayo nakapokus doon sa instruction ng Panginoon na binibigay sa atin, hallelujah, pwedeng mangyari po ito sa atin na katulad nito, naging haliging asin itong asawa ni Lot. Hindi man tayo maging haliging asin, mga kapatid, sa ibang kaparaanan ay pwedeng gumawa ang Panginoon. Amen? Ng kanyang kaparaanan, mga kapatid. Pero makikita natin dito ay yung asawa ni Lot ay naging asin. Why? Because nga ay hindi siya nakapokus sa Panginoon. What will happen to Lot at saka doon sa dalawang anak niyang babae? Sila po ay nakapokus sa Panginoon, mga kapatid. Nakapokus po sila. Kaya po sila ay naligtas, mga kapatid. Kaya mga kapatid, napakahalagang bagay na tayo ay makapokus sa Panginoon. Napakahalagang bagay yan, mga kapatid, na we need us to be focused with Him every time, all the time of our life, mga kapatid. Hindi lang kapag araw ng Linggo, hindi lang kapag araw ng Biyernes sa Middle East, o araw ng Huwebes, o araw ng Sabado o Linggo. Hindi lang kapag may gawain, saka tayo nakapokus sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin na we need us always to be focused with Him every time, every moment of our life. We need to focus with Him. Bakit? Dahil ang Diyos ay laging nagbibigay ng instruction sa kanyang mga anak. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng instruction, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa umagang ito. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na muli kami, Panginoon, ay nakarinig niya yung salita. Hayaan niyo nga po o Diyos sa pagbubulay-bulay po namin, Panginoon, na inyong salita. Ay patuloy po kayo magbigay ng mensahe, fresh revelation sa lahat ng inyong mga anak na mga nakikinig, Panginoon, ng live na ito, aming Ama. At sa mga manonood pa o Diyos ng live na ito, ay patuloy din po niyo bigyan sila ng fresh revelation, Panginoon, sa inyong mensaheng ito, sa inyong salita. Pagpalain niyo po inyong salita, pagpalain niyo po nagdala niyong salita, pagpalain niyo po lahat ng mga nakasama ko ngayong umagang ito at mga makikinig pa ng live na devotion na ito. Pagpalain niyo ang kanilang buhay, managana, sumagana ang inyong biyaya at pagkapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan niyo nga po, O Diyos, na palagi niyo po kaming paalalahanan na we need to always to be focused with we need to be focused with you, Lord Jesus, in any circumstances, in any situation. We need to be focused with you, Lord Jesus. We need to be followed with you, Lord Jesus. Mas mainam ang pagsunod kaysa sa paghahandog, Panginoon. Binanggit niyo po yan, O Diyos, kaya Haring Saul, Panginoon, sa pamamagitan ni Prophet Samuel, Panginoon. Maraming pong salamat. I-bless niyo po ang umagang ito at pagpalaan niyo po ang bawat isa. Lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila, isa niyo po namin binabalik, aming Ama. Salamat po, O Diyos. To God be the glory. Salamat po sa katagumpay ng gawain ito. Salamat po, aming Ama. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless po sa bawat sa mga kapatid.